Yung maligayang pagbabalik mga idol. So isang tulog na lang nga po mga idol. Mangyayari na ang kauna-unahang undisputed fight na bakbakan sa bantamweight division sa pagitan ng WBO World Champion Paul Butler kalaban ng Unified Champ na si Naoya Inoue. At ang mananalo sa laban na to mga idol, siguradong tatawagin na hari sa bantamweight. Bagamat sa kakatapos lang po nawiin ng Briton at Japanese mga idol, eh merong nasilat sa unang tungtong sa timbangan. At guess what mga idol, kung sino ang nag-overweight? Walang iba kundi ang Unified Champion na si Naoya Inoue. Sa unang salang asin ito mga idol sa timbangan, bumigat ito ng 118.1 pounds. Sobra ito ng 0.1 pounds. Dinouble check pa ang timbang ito mga idol. Pero all that's talaga mga idol, kailangan talaga bumalik ni Inoue sa second try. Bali nagpapawis muna ito ng konti sa labas. Saka sumubok ulit ito sa timbangan. Dito niya na mga idol nakuha ang timbang na 117.7 pounds. Kung saan dahil dito mga idol, marami kaagad ng mga fans ang nagduda sa kondisyon ni Naoya Inoue. Ibig sabihin kasi na lumagpas ka sa weight limit, eh hirap ka na sa division na pinag lalabanan mo. Kumbaga mga idol, sagad na si Inoue. Kailangan na talaga nito umakyat ng timbang sa super bantamweight dahil kung hindi, papahirapan talaga nito ang kanyang sariling katawan sa matinding weight cutting. Samantala ayon naman sa reaksyon ng mga Pinoy boxing fans mga idol, e kinarma daw si Naoya Inoue sa mga patutsada nito dati sa angas ng Pinas na si Cuadro Alas patungkol sa issue ng Pinoy sa kanyang timbang. Mabuti pa nga daw si Cuadro Alas mga idol na kahit hirap na hirap sa weight cutting, e ni kailan hindi ito nagsikontry sa timbangan. Kahit hirap na kunin ni Casimero ang tamang timbang, pero pinipili talaga nito mga idol na hindi mag-overweight sa unang sabak nito sa weigh-in. Pero si Inoue, kinikilala pa naman ang pound for pound boxer sa boxing sports. Bumagsak ito sa timbangan. At kung matatandaan natin mga idol ang sinabi ni David Haney sa unang laban nito kay George Gambosos, kung saan nag-overweight ang Australian fighter sa unang try nito sa timbangan, na ayon kay Haney Boy, napaka-unprofessional daw ng isang kampiyon kapag bumagsak ito sa timbangan dahil hindi daw talaga magandang ehemplo sa mga aspiring boxer ang ganitong bagay. Samantala punta naman tayo mga idol kay Paul Butler, kung saan pasok ito sa tamang timbang. Bumigat ito ng 117.9 pounds. Subalit nakapagtataka mga idol na walang imik itong Briton na bumagsak si Inoue sa unang try nito sa timbangan. Nakipagkulitan pa nga ito sa Japones sa face-off. Samantala siya mismo ang nagsabi mga idol noong dapat sana sa laban nito kay Cuadro Alas na isang walang kwenta daw na fighter ang Pinoy. Dahil ultimo na timbang hindi nito nakuha. Dapat daw sa mga ganito kagaya ni Casimero tinatanggalan na ng titulo. Nakakatawa lang isipin mga idol na sinabi ito ni Paul Butler ang ganitong bagay kay Cuadro Alas na hindi pa nga nito nakikita si Casimero na sumablay sa timbangan kung ano-ano na ang kanyang mga sinabi mga idol. Samantala sa ngayon na si Naoya Inoue ang may problema sa timbang at nakita niya ito mismo ng live, parang okay lang naman kay Paul Butler at pangiti-ngiti pa itong Briton. Samantala kung buo na ang desisyon ng Japanese Monster mga idol na umakyat ng timbang sa 122 pounds eh sana may lakas ng loob na ito na tanggapin ang hamon na laban ni Cuadro Alas para mapagbigyan naman tayo ng mga Pinoy, pati na ang mga Japanese boxing fans, na makita ang bakbakan na matagal na natin hinihintay na mangyari para magkakaalamanan na kung sino ang matigas ang panga sa dalawang power puncher na boxer.